Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, i-update ko kayo doon sa aking kung paano kumuha ng caregiver dito sa Korea. Yung mga nandito na sa Korea. Yung mga nasa abroad pa. Yung mga nandyan pa sa Pinas ay sa tingin ko malabo pa dahil hindi pa kasi sila kumukuha ng mga caregiver dito na nanggagaling pa sa ibang lugar, sa ibang bansa. Baliktarin ko na lang yung ano, yung camera guys, kasi para makapag-concentrate, kasi pag nakikita ko yung mukha ko baka hindi pa ako makapag-concentrate sa sinasabi ko sa inyo guys. May nagtatanong kasi kung paano kumuha ng caregiver dito sa Korea, yung mga nandito na. Yung mga nandito na sa Korea, well guys, ang wala namang ibang mga requirements. Ang importante, marunong kang makipag-communicate kila lola sa mga tao, sa mga Korean. Siyempre, Korean yung aalagaan mo. At alam naman natin na ang mga old Korean ay hindi talaga sila nag-concentrate sa pag-aaral ng English. Hindi tulad sa atin na mas magagaling pa yung mga matatanda sa atin sa English, diba? Noon, kahit na high school pa lang, makapag-turo na ng English noon sa atin. Dahil nga, syempre, nasakop tayo ng mga ano, ng mga Koreano, ay na-heste Koreano, ng mga Amerikano. Kaya, yun. Mga lola dito, pwede pa kausapin mo sila mga Japanese, Chinese, pwede pa siguro. Kasi mga salita nila may mga halong mga Japanese. Nalalayo tayo sa usapan guys. Yan, kailangan marunong ka ng Korean. Marunong kang makipag-communicate. At depende yan sa lugar ninyo. Sa lugar ko kasi guys, ang mga Korean, yung mga Saturi ba? Salita nilang Saturi. Noon, nung nagtrabaho ko sa school, makapagsalita ka lang ng omeo chaskay, sasabihin sa'yo, oops, haharangin ka na ng mga teacher. Ayaw nila. hindi na matapos-tapos yung kwento mo sa mga bata, sa kanila, kapag nakapagsalita ka ng mga, ano, ng Saturi. Alam yung Saturi? Alam yung Saturi? Yung salita ng yung dialect ba? Dialect ng Cholanam do. Yan. Ang pangalawa ay kailangan maipasa mo yung exams. Pag, lalo na sa trabaho ko ngayon guys, nagbabahay-bahay ako. Kaya kailangan maipasa mo talaga yung ano, yung exam. Yung mga naging kaklase ko nga, mga professional sila, pero kailangan talaga nilang may mga ano sila, may mga certificate ng ano. Tapos yung exam na yan, tulad ng una kong nasabi, na para kang kumuha ng board exam, para kang nursing, na kailangan mong maipasa yung exam na yan. Tapos kung wala ka namang ganyan at hindi mo naman maipasa, may mga nursing home naman na nagtatanggap ng wala kang certificate ng caregiver, caregiving. Merong mga facilities na mga center na kumukuha ng pag may mga certificate ka, may mga ano ka ng nursing, tumatanggap sila. Kaya yun. Kaya kapag meron ka nun, good for you. Hanapin mo na lang yung mga nursing home na yan. Kung minsan nagpapaskal naman sila dyan sa mga ano eh, naglalagay naman sila ng mga ads. Kailangan marunong kang tumingin din noon. O kaya i-search mo na rin. Tapos kung gusto mo namang mag-aral, i-search mo dyan. Pumasok ka sa Naver, www.naver.com. I-search mo dyan. Kaya kung hindi sa Naver, sa Daum, o kaya sa Google, kahit na sa Google siguro lalabas 'yan. Yung ang i-search mo diyan in Korean character. Yuyang Pusa Kyuyukwon. 'Yan. Ilalagay ko diyan pag ano, kung paano mo siya i-search.
sa www.naver.com, tapos ilalagay mo doon yung sa search bar Yuyang Pusa Kyuyugwon. Yan. O kaya pag ano naman, syempre ang lalabas dyan, mga Seoul, mga kung saang-saang lugar, ilagay mo dyan yung pangalan ng lugar ninyo. Halimbawa, kasi yung sa akin, nasa barangay ako, ay nasa lugar ako ng, na city ako ng Gangjin. O, Gangjin, Yuyang, Pusa, Kyuyugwon. Eh, kung lugar, nandiyan ka naman sa mga, sa Gyeonggi-do, sa Gwangju, Kyuyugwon, sabi ganun, yan. Tapos, sa ang exam pala ngayon, guys, ay para kang kumukuha ng driver license din. Matik na ngayon. Pagka-exam mo ngayon, lalabas na kagad. Pagkatapos ng exam ninyo, makikita mo na kagad kung pasado ka o hindi. Kasi computerized na nga ngayon. Hindi tulad nung kapanahunan namin, nung kailan ba yun? 2011. Ano pa siya, parang ewan ko kung paano nila inaano, abutin ka pa ng isang buwan, kaya syempre kailangan ay paglabasan na, para kang kinakabahan ba pagkatapos, hindi tulad ngayon na pagkatapos ng exam mo isang putukan lang yung nervous mo dyan eh. Pagka exam mo, diba, mag-umpisa ka pala ng exam, nandyan na yung kabado ka, tapos malalaman mo kagad yung resulta. Walang niya noon nung kami isang oras ng exam mo, kinakabahan ka, tapos isang buwan ka pang maghihintay. Oh my God, hanggat sa makita mo na mapapaluha ka na lang pag hindi ka mapapaluha ka na lang sa nervyos na ay na makikita mo, oh, full hapkyok, oh my God, bagsak. Pero ngayon, dahil nga sa computerized na, pagkakuha mo, ayan, isang luhaan ka na lang. Kaya good luck sa mga gustong kumuha at ano. Ayan, yung nakikita ninyo dyan, guys, isingit ko lang dito. Yung nakikita nyo yan, yung habang kinukuha ko tong video na to, yung video ito, biyahe ko yan simula dun sa una kong alaga papunta dito sa susunod kong alaga. Yan, guys. Ganyan kalayo ang aking sineservisan. Guys, pero okay lang din. Kaysa sarili mo kasi yung oras, kaya okay lang. Kaya lang mas okay lang din yung nandun ka sa facilities sa center, kasi nakaupo ka lang. At ano, pero pag minsan kasi sa stress mo, kung minsan maghapon yung stress mo doon, hindi tulad ng kapag nagbabahay-bahay ka. Hindi tulad ng nagbahay-bahay ka, 2 hours lang yung stress mo sa kanya, o pagkalabas mo, o titapos yung stress mo. Hindi tulad ng pag nasa facilities ka, nandun ka sa center, isang ano, maghapon yung stress mo. Kaya okay lang din. Tapos kapag may anak ka, sandali lang, dadaanan ko. Yung dito guys, nadaanan ko yung bahay ko, kaya naputol ito. Dumaan muna ako doon, tinignan ko, nagsampay muna ako ng sampayin bago ako alis ng bahay. Eh, naglalaba yung washing machine, tapos pagkatapos, uuwi muna ako ng bahay para magsampay o magluto ng mga naiwan doon, mga bata. Yan, ganyan ang kaano. Saglit ka lang, halimbawa, pupuntahan ka, punta ka ng munisipyo, i-apply ang mga seasonal worker ng aking pasaway. Yan, punta ka na kung saan-saan. Saglit-saglitan lang. At syempre, maghihintay kasi yung alaga. Kaya, saglit ka lang. Saglit lang. Mga 30 minutes. Okay na yan. Sabihin mo sa alaga mo. Sandali lang, ha. At sana, guys, yung nagtanong, nasagot ko yung katanungan. At sa may mga gusto pang tanong, tanong lang kayo, comment lang dyan kayo. Mag-comment lang kayo para masagot yung mga iba nyong mga tanong. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button para sa mga iba ko pang mga videos. Thank you for watching. Andito na ako sa bahay ng alaga ko, guys. Ayan, dito yung bahay ng aking alaga.